Sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating tatalakayin yung naganap na may hamong debate kasi kay Pastor Apollo Kibuloy sa dating Iglesia ni Cristo. Dahil daw ng pahayag nito na nagkakalat daw umano ng fake news si Kibuloy nang itinuturo nito na ang INC ay nangangaral na si Kristo ay tao lang. We have a message from Carlito Handayan, a former INC member from Tibanban, Davao Oriental. First of all, fake news ang pagsasabi that our religion is teaching na tao lamang si Jesus Christ. Hindi namin tinuturo yan. Siya ay anak ng Diyos. Tanong, Diyos ba ang anak ng Diyos? Hindi. Tao ba ang anak ng Diyos? Hindi. Read John 4:24. Please engage me in a phone debate. Ano ang sagot ni Kibuloy dyan? Pero kung napansin natin ang tanong nitong dating Iglesia ni Kristo, tao ba ang anak ng Diyos? Hindi. Abay, nag-imbinto siya ng sariling doktrina nila para nakalimutan siguro niya na opisyal na aral ng INC na si Kristo'y tao, hindi Diyos. Tatalakayin natin ito, samahan ninyo po. Kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming muli? Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, makasama ninyo. At kung bago lang kayo sa ating channel, inaniyahan natin na mag-ikayat sa mga kapatid ating mga katolikong magsubaybay. At huwag kalimutang mag-like. Huwag kalimutan ding mag-subscribe kung bago ka lang. At kung gusto mong talakayan, pindutin ang bell button para updated kayo at mag-comment, mga kapatid. Sa pagkakataong ito, sinagot ang ni Kibuloy pero di ko na pansin kung tinanggap ba niya ang hamon ng isang maginoong talakayan ito nagpakilalang dating INC. Tao ba ang anak ng Diyos? Sabi mo, hindi. Bah, tingnan mo, pinangungunahan niyo, mga antikristo talaga kayo. Sabi mo, tao ba ang anak ng Diyos? Eh, nagpakatao nga eh. Nagpakatao. Kaya hindi niyo masagot yung John 1:1 eh. At John 1:14 eh. Yan, mga kapatid, buksan muna natin sa panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle in them the fire of your love. Send forth your Holy Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise, rejoice in his consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Pakinggan natin sa pagkakataong ito, sinagot ni Kibuloy, tinalakay niya ang tanong tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang bahagi sa tanong. We have a message from Carlito Handayan, a former INC member from Tibanban, Davao Oriental. First of all, fake news ang pagsasabi that our religion is teaching na tao lamang si Jesus Christ. Hindi namin tinuturo yan. Siya ay anak ng Diyos. Tanong, Diyos ba ang anak ng Diyos? Hindi. Tao ba ang anak ng Diyos? Hindi. Read John 4. Tao ba ang anak ng Diyos? Hindi daw. Parang nakalimutan yata na sa nagtanong na kaanib, dating kaanib ng Iglesia ni Kristo, na ang
opisyal na aral ng Iglesia ni Kristo. Si Kristo'y tao sa likas na kalagayan at hindi Diyos. Nasa pandoktrina yan na aklat ni Eranio Manalo na kailangang ituro sa karamihan na si Kristo'y tao at hindi Diyos. Tuloy natin. Please engage me in a phone debate. Sabi mo, former INC ka, pero gusto mo pang makipag-debate. Ito ba yung mga sagot mo? Oh. Sabi niyo, hindi niyo tinuturo na siya ay tao lamang. Maliwanag naman, tao lamang sa inyo, di ba? Diba tao lamang? Tingnan mo itong mga tanong mo. Sabi mo, siya ay anak ng, tinuturo namin siya ay anak ng Diyos. Oh, yun pala eh. Ngayon, naging anak siya ng Diyos. Paano siya naging anak ng Diyos? Paano? Paano siya naging anak ng Diyos? Ang tatay niya, Diyos. Ah, biologically, hindi niya tatay si Jose. Hindi si Jose, hindi ang similya ni Jose ang pinasok kay Maria para maging tao siya. Ang Diyos mismo ang tatay niya sa kanyang pagkatao. Amen. Kuha mo? Kaya anak ng Diyos biologically. Okay? Wala siyang tao, amang tao. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, makapagturo ka ba sa ating fallen Adamic race? Kung pansinin ninyo mga kapatid, di talaga tinanggap ni Kibuloy ang hamon dahil dating INC naman ito at nag-imbento ng sariling aral dahil para sa kanila, sa kanya mismo, ang ating Panginoong Hesukristo daw umano ay anak ng Diyos. Kung siya anak ng Diyos, Diyos ba ang anak ng Diyos? Hindi. Tao ba ang anak ng Diyos? Hindi. Oh, parang di niya sigurado kung ano talaga ang opisyal na aral ng INC. Ngunit si dating INC, isa sa mga ginagamit nilang batayan o talata mga kapatid para patunayan na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao sa likas na kalagayan at hindi Diyos. Total kasi sila pag sabihin tao lang, hindi umano nila doktrina na tao lang. Dahil sa simbahang Katoliko, ang opisyal nating aral, ang ating Panginoong Hesukristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Yun ang tinatawag na hypostatic union. Pero isa sa mga talata na ginagamit nila mga kapatid para tutulan ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo ay itong nakasulat sa Unang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 6. Isa daw sa batayan nila o ebidensya na ang Ama lamang ang iisang Diyos ayon sa Biblia. Kaya, balikan natin, susuriin natin mga kapatid, lalo na sa mga nagsubaybay at sa mga nagsaliksik sa katotohanan, sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Hesukristo. Hindi nga ba Diyos ang ating Panginoon Hesukristo dahil sa talatang Unang Korinto Kapitulo 8 Versikulo 6 na ang Ama ay nag-iisang Diyos? Gamitin muna natin ang talata Unang Korinto 8:6, ang salita ng Diyos Biblia. Ito ang mabasa natin. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha ng lahat ng bagay at nabubuhay para sa Kanya. Mga kapatid, kung pansinin ninyo ang pahayag ng mga ministro na nagbasa dito, dyan lang sila hihinto. No? Di na nila ituloy yung karugtong nito.
Unang Korinto 8:6, yun lang, para sa atin iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya sabihin nila, malinaw iisa, kung ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos, nagiging dalawa na. Pero kung pansinin ninyo at ituloy natin, ito kasi ang nakasulat. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama, na lumikha sa lahat ng bagay, at nabubuhay tayo para sa Kanya, at may iisang Panginoon lamang, si Jesucristo. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. See? Yung bahagi na yan, kung makita ninyo ang mga pahayag nila sa television, abay, pinutol na nila yan. Pero kung ating susuriing mabuti ang talata, mga kapatid, ano po ba ang makikita natin sa Unang Korinto 8:6 na talata? Una, ang Ama naglikha sa lahat ng mga bagay. Ikalawa, at si Jesus nalikha lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Malinaw! Parehong-pareho, mga kapatid, silang manlilikha ng lahat ng mga bagay. Ikalawa, kung balikan natin, di po ba sinabing iisang Panginoon si Jesucristo? Iibig ba sabihin, pag sinabing iisang Panginoon, ang Ama na kinikilala nilang Diyos, hindi na Panginoon? So, malinaw sa talatang ginagamit at batayan nila, para tutulan ang hypostatic union, ang tunay na Diyos at tunay na tao ng ating Panginoong Jesucristo, gagamitin nila ang Unang Korinto 8:6. Pero, kung susuriin natin mabuti, ang Ama naglikha sa lahat ng bagay, at si Jesucristo naglikha sa lahat ng bagay sa pamamagitan niya. So, parehong-parehong manlilikha ng lahat ng bagay. So, kung manlilikha si Kristo ayon sa Unang Korinto 8:6, mga kapatid, at kung ang pagiging manlilikha o creator ay katangian ng Diyos, ang pagkamanglilikha o manggagawa ayon sa Isaiah kapitulo 40, kapitulo 4 bersikulo 24, at kahit nga sa Episo kapitulo 3 bersikulo 9. Therefore, ano ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa talatang Unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 6? Bilang creator na natiling Panginoon lang ba? Hindi. Siya ay Diyos. Kaya, mali, mga kapatid, ang aral at unawa kung sasabihin na ang Unang Korinto 8:6 ay katibayan daw, proof daw, na hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Kundi, susuriin nating mabuti, napakalinaw na yun ay katibayan na ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ngayon, mag-ingat tayo, dahil kung mapangkinggan natin ang kanilang programa, mapansin natin, pinuputol nila ang pagbasa sa Unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 6, mga kapatid. Mukhang tama talaga kung hindi natin uunawain ng husto ang nasabing talata. Pero kung pag-aralan natin, mga kapatid, abay, malinaw na ang nasabing talata ay isang malakas pa na patunay sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Dahil inilahad sa naturang talata, mga kapatid, ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin kung ano ang
nakasulat, susuriin nating mabuti. Kung sasabihin nila na sa talata diyan na nakasulat na iisa lamang ang Diyos, tama naman na tayo'y naniniwala na iisa lamang ang Diyos. Pero kung pansinin natin ang talata, mga kapatid, nakasentro yan sa mga persona ng Diyos sa kanilang mga gawain. Dito ay tinutukoy ang Ama at tinutukoy ang Anak. Kaya kung tingnan natin ang naturang talata, may iisang Diyos lamang. Ihiniwalay nila yung iisang kama, ang Ama na persona na buhat galing sa Kanya na tinutukoy sa Ama ang lahat ng bagay. Kaya sino po siya? Sa atin ay may iisang Diyos lamang, Ama, Anak at Espiritu Santo. At yun ang di matanggap sa mga INC, di matanggap sa Islam, di ba? Tapos, tinutukoy sa talata, una, ang Ama, na sa Kanya ay mula ang lahat ng mga bagay. Totoo po naman, mga kapatid, na sa Ama buhat ang lahat ng mga bagay dahil siya ang Diyos na mandilikha. Tinutukoy sa talata na may iisang Diyos at ang Ama ay iisang Diyos dahil Diyos ang Kanyang likas na kalagayan na lumikha sa lahat ng mga bagay. Iisang Diyos lamang ang naglikha. Sa Genesis Kapitulo 1, Versikulo 1, ito po ang ating mabasa, mga kapatid. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Yun ang mabasa natin. Nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. At kung tingnan natin ang Malakias Kapitulo 2, Versikulo 10, ito din ang mabasa natin. Hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtataksel kayo sa isa't isa at nilapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? So, yon ang mabasa natin sa naturang talata. Iisa lamang ang persona ng Ama. Hindi dalawa. Kaya, iisa siyang Diyos Ama at iisang Ama na lumikha. Hindi naman pwedeng dalawa ang Ama na lumikha. Ang Anak at ang Espiritu Santo ay, tingnan natin sa Biblia, mga lumikha din sila, naglikha din sila ayon sa Hebreo Kapitulo 1, Versikulo 10 at Job Kapitulo 33, Versikulo 4. Pero ang bawat persona ay distinct. Mayroong pagkakaiba sa isa't isa. Kaya nga, tama na iisa lamang ang Ama na lumilikha, mga kapatid, dahil si Kristo, ang Diyos na tagapagligtas naman sa Tito Kapitulo 2, Versikulo 13, na siyang nag-iba ng kanyang persona sa persona ng Ama. Kung tingnan natin ang mabasa sa Tito Kapitulo 2, Versikulo 13, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. See? Dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Kung litra po litra ang pag-unawa dahil may iisang Diyos sa talata, may iisa din na Panginoon na tinutukoy diyan na si Hesukristo. Iisang Panginoon. So kung yun ang litra po litra, abay, hindi maaring
Ah, kung ang argumento nila, hindi maaaring Diyos si Jesucristo dahil may iisang Diyos ang Ama, eh, lilitaw din na hindi maaaring Panginoon ang Ama dahil sa naturang talata na ginagamit nila, 1 Korinto kapitulo 8 versikulo 6, may iisang Panginoon ang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? So, kung ating susundan ang talata, mga kapatid, ay sinasabi na may iisang Diyos at may iisa din namang Panginoon. Kung ating sasakyan ang kanilang argumentong butas, ibig sabihin na hindi pala Panginoon ang Ama. So, malinaw po sa Biblia, tayo ay may iisang Panginoon lamang, hindi dalawa o kaya'y hindi tatlo. Sa Efeso kapitulo 4 versikulo 5, ito po ang mabasa natin. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. See? Hindi dalawang Panginoon, hindi dalawang pananampalataya, dalawang Panginoon. At may reaction dito mga kapatid, Mr. Talubong, Talubong daw. Unang Korinto 1:8, si Kristo ang iisang Panginoon. Siya, si Jesus, ang ginawa ng Diyos, Panginoon at Kristo, Gawa Kapitulo 2, versikulo 38. At siya ang pinakilala ng Diyos, Gawa Kapitulo 5, versikulo 30. Ang Diyos na tunay ng mga Katoliko ay pinakilala ng Diyos ng mga iglesia ni Kristo. Ah, so kaya, iglesia ni Kristo talaga itong si H. Cupcake daw. Ibig sabihin, iglesia ni Kristo. Oh, sige, tatalakayin natin, sasagutin natin mga kapatid, yung komento nitong INC na ginagamit niya ang unang Korinto 1:8 at ang Gawa Kapitulo 2 versikulo 36 at ang Gawa Kapitulo 5 versikulo 30. So sasagutin po natin ito punto por punto. Sa maraming pagkakataon, mga kapatid, yun talaga ang ginagamit nila, lalo na sa ating mga kapatid yan sa Iglesia ni Kristo, yung salita ni San Pedro sa Gawa Kapitulo 2 versikulo 36, na hindi nila nalalaman kung ano talaga ang ibig sabihin ni San Pedro. Ito ngayon ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Tama ba ang kanilang pag-unawa sa salitang ginawang Panginoon itong Hesukristo sa Gawa Kapitulo 2 versikulo 36? Ito, pag-aralan natin dahil yan ang ginagamit nilang batayan. Gawa 2:36, pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. O see, yun ang mabasa natin. Pero kung tandaan natin, yung INC, yung mga Muslim din, di yan maniniwala na si Kristo na pako sa cross. Now, una mga kapatid, kung ating tingnan ang naturang talata, tama naman, mali lang ang pag-unawa. Yung sinabi nila na isa yan sa batayan dahil ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 2 versikulo 36 na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa cross. Kaya, dahil ginawa ng Panginoon, yon ay para sa kanila, hindi Diyos. O na mga kapatid, hindi po ginawang Panginoon si Kristo sa talatang iyan. Ang sabi po sa talata,
ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo si Jesus. Ayon pa rin sa konteksto, mga kapatid, alam nyo ba, ang katagang Panginoon at Kristo sa talatang ito ay titulo. At anong titulo na yan? Ano ang kahulugan sa naturang titulo? Kung tingnan natin ang original Greek Bible, sa Greek Dictionary, mga kapatid, ito po ang mabasa natin at makita, Kyrios, no? Na supremacy, supreme in authority, that is, as noun, controller by implication, God, Lord, Master, Sir, part of speech, masculine noun. Yun ang mabasa natin, mga kapatid, kung pag-aralan natin ang lingwahe. At yung salitang Christos naman sa original Greek Bible, kung tingnan natin, ito ang mabasa natin sa dictionary. Christos, that is the Messiah of Jesus Christ. So, ang salitang Christos, nangangahulugan Messiah. Ngayon, ibig lamang sabihin sa talatang ito na kanilang ginagamit, si Jesus bilang tao ay ginawang pinakamataas na otoridad at siyang pinaheran ng Diyos. Pero bilang Diyos, siya ay kasama rin sa Ama sa paggawa bilang Panginoon at Kristo. Ito ay sa kaniyang likas na kalagayan sa pagkatao. Kung tingnan natin ang Juan Kapitulo 1, versikulo 3, ito ang ating mabasa. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. So, napansin niyo ba ang nakasulat sa naturang talata, mga kapatid? Sa katunayan, sa Triskensi, mga kapatid, kung ating basahin, diyan ipinahiwatig ni San Pedro na si Jesus ay tunay na Diyos dahil lumikha ng buhay at binuhay niya ang patay. O, tingnan natin ang mabasa sa naturang talata, Gawa Kapitulo 3, versikulo 15. Ito ang mabasa natin. Ngunit, pinatay ninyo ang pinagmulan ng buhay na siyang ibinango ng Diyos mula sa mga patay. Kami ay nagpatutuo patungkol sa pangyayaring ito. O, see? Napakalinaw ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 3, versikulo 15. Ang tao ay binigyan lang ng buhay ng Diyos. Di po ba? Kung tingnan natin ang Genesis Kapitulo 2, versikulo 7, mga kapatid. Kaya, paano masabi ng sugo ng mga INC na tao lang sa likas na kalagayan ang Panginoong Jesucristo na siyang lumikha ng buhay? Makapagbibigay ba ng buhay ang isang tao sa likas na kalagayan? Abi, hindi po. At kung tingnan natin, balikan natin, nalikha ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Ayon sa kanila, na maliwanag daw diyan, mga kapatid, na ginawa lamang ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na ipinako sa cross. Dahil mabasa daw, mga kapatid, ang salitang ginawa ng Diyos na Panginoon. At ang hatol at unawa nila, hindi daw Diyos si Jesus, dahil ginawa lamang siya ng Diyos na Panginoon. Ngayon, dahil ba ginamit ang salitang ginawa? Nangangahulugan ba ito na hindi na Diyos ang ating Panginoong Jesucristo? Paano kung ang Diyos ang ginagamitan din ng salitang ginawa? Hindi na ba siya Diyos? Halimbawa,
sa awit kapitulo 91:9, mga kapatid. Ito ang mabasa natin. Sapagkat ikaw, O Panginoon, ay aking kanlungan, iyong ginawa ang kataas-taasan ng iyong tahanan. See, yun ang mabasa natin sa talata. Dito ginamit ni David ang salitang ginawa. Iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan. Lalabas dito na si David lang ang gumawa parang magiging tahanan ng Diyos. Ganun ba ang kahulugan, mga kapatid, sa naturang talata? So ano po bang ibig sabihin ni David na iyong ginawa ang kataas-taasan na iyong tahanan? Kailan ba naging tahanan ang Diyos? Nung gawin lang ba ni David o bago gawin ni David, yung siyang tahanan ay tahanan na siya sa lahat na salit-saling lahi, mga kapatid. Sa Awit Kapitulo 9, versikulo 1, ito ang ating mabasa. Panginoon, ikaw ay naging tahanang dako namin sa lahat ng salit-saling lahi. See? Yun ang mabasa natin, mga kapatid. Ngayon, anong patunay natin na itong Panginoong Hesus ay Panginoon na bago siya gawing Panginoon sa buong Israel? Anong nakasulat? May mabasa ba sa Biblia? Okay. Unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 8, ito ang ating mabasa. Na hindi napagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutang ito, sapagkat kung nakilala sana nila ay dising di ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwalhatian. See? Ano daw? Ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ito palang Hesus na hindi na pagkilala ng sinumang pinuno sa sanlibutan na ipinako sa cross, ito pala ang Panginoon ng kaluwalhatian. Ngayon, sino po itong Panginoon ng kaluwalhatian na hindi napagkilala ng sanlibutan at kanilang ipinako sa cross? Tingnan natin ang nakasulat sa mga Awit Kapitulo 24, versikulo 10. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. See? Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian. Tandaan natin na nasa sinapupunan pa lamang si Jesus ay naroon na rin ang kaniyang pagkapanginoon. Nang narinig ni Elizabeth ang tinig, di po ba naalala niyo ba? Nang narinig ni Elizabeth ang tinig ni Maria at ito ay dumalaw sa kanya, ang sanggol sa sinapupunan ni Elizabeth ay natuwa. Sinabi ni Elizabeth kay Santa Maria, ano? Lucas Kapitulo 1, versikulo 43. Ano't nangyari sa akin na ang ina ng aking Panginoon ay pumarito sa akin? See? Napakalinaw, mga kapatid. Ngayon, balikan natin yung komento ni H. Cupcake. Mr. Talimbong, ang sinabing iisa ang Ama, hindi sinabi kami, tayo ay iisang Diyos. Ang iisang tunay na Diyos, ito ang ginagamit na salita, ako, ikaw, ang iisang Diyos na tunay. Oh, yun ang pahayag sa Edge Cupcake daw siya.
So ayon sa mga tumututol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, at lalo na sa Santissima Trinidad, yun kasi ginagamit nila yung unang Korinto Kapitulo 8 na ating tinatalakay. Pero may mabasa ba sa Biblia letra po letra na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na Diyos, tunay na tao? Hindi lang yan, mga kapatid. Meron pang gagamitin silang Biblia na pinuputol nila. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.